Bago magsimula ang huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte, inihayag ni Zambales 2nd District Representative Gerald De Loso Montalya na umaasa siyang mababanggit ng Pangulo ang pagtatatag ng Virology Institute of the Philippines at sariling Center for Disease Control and Prevention ng bansa. Si Montalya ang isa sa mga principal sponsor ng House Bill 9559 para sa establishment ng Virology Institute at House Bill 9560 para naman sa CDCP. Ang mga panukalang batas ay lusot na sa ikalawang pagbasa ng mababang kapulungan. Layo ng House Bill 9559 ang pagtatayo ng Virology Research Institute kung saan mapag-aaralan ang detection at limitation sa pagkalat ng virus. Isama pa riyan ang makalikha ng bakuna bilang long-term protection at gamot. Ito ang magiging premier research at development institute sa field of virology na saklaw lahat ng uri ng virus at viral diseases na matatagpuan sa tao, halaman at hayop. Sa kabilang banda ang CDCP naman sa ilalim ng House Bill 9560 ay magiging hiwalay na ahensya na nasa kontrol ng Department of Health na siya namang magmo-monitor at pipigil ng mga kumakalat na communicable o infectious disease. Ang CDCP ang siyang magbababa ng mga pulisiya, magsasagawa ng surveillance at pag-aaral, disease control, prevention at response sa mga sakit na bigla na lamang sumulpot o iyong mga rapid o sudden onset health hazards and emerging diseases tulad ng COVID-19. Ayon naman sa Department of Health, ang pagbuo ng mga nasabing medical institution ay makatutulong sa paglaban at pagkalat ng mga sakit. Magsilbing aral na umano ang COVID-19 pandemic kung saan dumapa ang ekonomiya at marami ang naghirap. This Virology Institute will of course be the foremost institution in the country para pag-aralan po ito pong mga bakuna, ito pong mga organismo na atin pong kinakalaban ngayon dito sa mga public health emergencies natin. Sa huling bahagi ng SONA ni Duterte, kanyang hinimok ang mga mambabatas na agad isabatas ang House Bill 9559 at House Bill 9560. Ask Congress to enact a law creating the Center for Disease Prevention and Control and the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. Naniniwala umano ang Pangulo na sa tamang suporta at pondo para sa mga Filipino scientists ay magiging matatag ang ating Disease Control and Prevention Program. Baski gaano natin kahirap, however poor we are, I think that the Filipinos, given the proper support and the things, the equipment that they have to use, I am sure that the Filipino brain can also process or make vaccines. Bunsod ng kawalan ng sariling vaccine manufacturing laboratories, patuloy na nag-aangkat ng mga bakuna ang Pilipinas sa ibang bansa. Dahil dito, nagiging mabagal ang deployment ng bakuna sa mga lokalidad dahil nakasalalay lamang sa pagdating ng bakuna ang vaccine rollout. Batay sa July 25, 2021 data, higit 17 million vaccines pa lamang ang nai-roll out sa buong bansa, habang higit 6 na milyong Pilipino pa lamang ang fully vaccinated. Katumbas ito ng 5.53% ng populasyon ng bansa, malayo pa sa 70% para maabot ang herd immunity. Ayon sa Bloomberg Vaccine Tracker, aabutin pa ng higit 2 taon bago makamit ang herd immunity kung hindi magbabago ang bilis ng rollout ng bakuna. Rainiel Pawid, CLTV News. We'll be right back.